Tumaas ng 20 hanggang 60 pesos ang presyo ng isda sa ilang pamilihan. Pero hindi lang po yan dahil ang mga gulay nagtaas rin kahit harvest season na. Paliwanag po ng grupo ng magsasaka, epekto po yan ng mataas na presyo ng langis na sinabayan pa ng malawakang smuggling. Si Clazel Pardilla sa detalye, Rise and Shine, Clazel. Mamahaling klase ng isda ang karaniwang binibili ni Joy. Pero sa taas ng presyo ng agricultural na produkto ngayong araw, kakarampot na nga, pinakamurang isda pa ang binili niya. Sa tandang Sora Market, tumaas ng 20 hanggang 60 piso ang presyo ng isda. Gaya ng jiji, tulingan, tamban, bangus at tilapia. Nagmahal din ang presyo ng gulay, 20 pesos ang aumento sa carrots, labanos, kamatis at kalamansi. 50 hanggang 100 piso naman ang taas presyo sa ilang gulay bagyo gaya ng carrots, cauliflower, flour at broccoli. Umaaray na ang ilang mamimili gaya ni Burr na hindi naman tumataas ang sahod. Naglulugaw na lang ako eh. Mahal na ang bigas, mahal na itong hawak ko. Sabi ng grupo ng mga magsasaka, mababa dapat ang presyo ng agricultural na produkto ngayong harvest season. Pero dahil grabe ang taas presyo sa petrolyo, lumalaki ang puhunan. Dagdag problema rin ang mga magsasaka ang smuggled agricultural products na pumapasok sa bansa na nagpapabagsak sa presyo ng kanilang produkto at nagpapalugi sa mga magsasaka. Ang costing ng fuel, almost 60% na lang cost ng crop, no? For example, kung corn, you need around 60,000 liters of diesel or gasoline. So, ang cost nun is almost 40,000. Yung mga magtatanim sana ngayon na mga magsasaka, nag-iisip kung magtatanim pa sila or hindi na. Dahil kung patuloy yung ganun na situation. Ayon sa Department of Agriculture, wala silang kapangyarihan para mangumpiska ng mga imported smuggled agricultural products. Pero mahigpit naman silang nakikipag-ugnayan sa Bureau of Customs para masabat ang mga kontrabandong produkto. Sa ngayon, higit 1 bilyong piso na raw na halaga ng smuggled products ang nakumpiska. Kaugnay nito, nanawagan ng DA sa mga negosyante na gawing patas ang patong sa presyo ng mga produktong ibinabagsak sa merkado. Kung ina nang inaas ng presyo ng gasolina o diesel, huwag naman ipapatong nila todo doon sa bilihin nila. Kunyari, sa isang jeep, ang laman doon siguro 100, 200 kilos o 500 kilos, di ba? Dapat divided by sa ganun. Ang sinasabi namin, maging equitable naman. Huwag naman ipapasa lahat. Gate pa ng DA, may 1.1 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy ng mga magsasaka at mangingisda. Pinagagamit din ng ahensya ng libre ang kanilang van para mabawasan ang gasto sa transportasyon ng mga magsasaka. Clayzel Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.